Sa kuha ng dashboard camera ni Jebot Tyson, makikita ang tuloy-tuloy na takbo ng kanyang sasakyan nang biglang makasalubong ang isang pampasaherong jeep. Nag-counterflow ang jeep at sinakop na ang inner lane ng mga kasalubong na sasakyan. Matapos businahan, maririnig ang driver ng pribadong sasakyan. Maging ang ibang nagdadaang pribadong sasakyan, nagpakita ng pagkainis sa driver ng jeep. Ang nag-counterflow na jeep, napilitan na rin umatras hanggang sa may dumating na ang traffic enforcer. Matapos itahin ang jeep ni driver, pinatabi ito ng traffic enforcer. Napanood na ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Tama yung tumawag na ng enforcer para mamagitan at kausapin yung nagkamaling sasakyan, itong jeep, na huwag mag-counterflow at traffic violation yon, tikitan ka agad. Ipapatawag din nila ang operator at driver ng jeep na nag-counterflow para maimbestigahan kahit nahuli na ng traffic enforcer. Pinakamalino mo ng ebidensya ang kuha ng dashboard camera. Kamakailan lang, nakunan din ng video ang isang pampasaherong jeep na ito sa Quirino Highway na Baliches na nag-counterflow. Hindi rin pinadaan ng kasalubong na sasakyan hanggang sa napilitan itong umatras. Paalala lang ng LTFRB sa mga ganitong sitwasyon, iwasan ang direktang komprontasyon. Posible daw kasing mauwi ito sa gulo. Ito rin ang payo ng isang motoring expert. Hindi nga raw ligtas ang ginawa ng pribadong motorista na tila itinataboy papaatras ang pampasaherong jeep. Posible kasing lumala ang sitwasyon dahil dito. Kasi yung ibang jeepney, kung alam mo, ang may-ari niyan, mga ex-army men, may mga baril yun eh. I have seen some of them na merong baril. Rafi Tima, GMA News.